Alamin naman po natin ang latest sa protesta ng Iglesia ni Cristo sa DOJ. May live report si Susan Enriquez. Susan. Sa pulisya, sa ngayon ay muli na namang kumakapal ang bilang nitong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtutungo dito sa bahagi ng Padre Taura, particular dito sa harapan nitong Department of Justice. At itong bahagi nga ng Padre Taura mula dyan sa may Top Avenue ay sarado sa trafiko. Tangi mga taong naglalakad lamang ang maaaring ang makakapasok dito, no? At siyempre yung may mga control point na ilagay dito yung police guide dyan sa may bahagi ng Maria Orosa, dyan sa may Bukobo, maging dito sa may bahagi na ng UN Avenue, no? Doon sa nakuha nating kopya ng permit, nakalagay dito na maaari silang manatili dito hanggang mamaya alas 12 ng hating gabi. At pero nung nakausap natin itong si MPD Director Rolando Nana, sinabi niya na ang hawak na permit ng Iglesia ni Cristo para makapagsagawa ng kanilang public assembly ay hanggang September 4 o sa susunod na Biyernes, sa isang linggo. Sa ngayon, bagamat kanina nagkaroon ng napakalakas na pagbuhos ng ulan, ay lalo pang kumapal ngayon yung mga tao dito. Sabi nitong police kanina, as of 4 p.m., sinasabi na ang bilang nitong mga ito ay nasa 4,500, pero nakikita ng pulisya na ngayon ay patuloy na namang dumadami, dahil yung iba kanina nung nagkaroon ng pagbuhos ng ulan ay nagpunta doon sa may mga kalapit ditong mall, pero ngayon dahil patuloy yung programa at wala nang pag-ulan dito, bagamat basa yung kalsada, ay hindi ito naging dahilan para manatili itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na makinig doon sa nagaganap ngayon ditong programa. At sinasabi na kaninang tanghali talagang lumobo, no? Yun yung pinakamaraming bilang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpunta dito mula kahapon ng tanghali, ay may mga nakastandby na dito, mga ambulansya, mayroong fire truck, at maging ang mga miyembro ng SWAT para matiyak ang kaayusan, kaligtasan ng bawat isang nandito na nakikisa sa programa na nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga oras na ito. Steve? May impormasyon ba tayo sa mula sa INC, ano, kung ima-maximize nila yung kanilang permit hanggang September 4? Alam mo, Steve, kung binibilit natin magkaroon sana ng komunikasyon sa kung sino yung pwedeng makapagbigay ng mga ganun mga statement, ano, sa Iglesia ni Cristo, pero wala tayong makausap dito na mga parang leader o spokesman nila, no? So yung impormasyon na nakuha natin ay galing lamang dito sa kay MPD Director Nana na nasabi niya na mayroon silang permit, ano, hanggang sa September 4 para doon sa kanilang public assembly. Tatlong lugar yung sinasabi po, maaari nilang pagdausan ng public assembly, itong Padre Taura at maging itong United Nations Avenue at ang Pedro Hill Street. Susan, nakita natin, ano, dito sa live na video, napakarami pa rin talagang tao. Yung kanilang pagpoprograma ba, ano ba yung basically, ano pa yung mga nilalaman ng kanilang panawagan? Alam mo, minsan ito, minsan may entertainment, may mga kumakanta, pero syempre, dito yung mas malaking bahagi ng programa, yung pinapahayag nila yung kanilang mga issue dinadala, kung bakit sila ay nagtitipon-tipon dito sa bahaging ito ng Padre Taura, particular nga dito sa tapat nitong Department of Justice. May sinisigaw sila na justisya, yung separasyon ng Estado at ng simbahan. So, iba-ibang issue ang maririnig mo na dinadala nila na paminsan ay nagiging tuloy-tuloy na bahagi ng programa. Pero every now and then, nagkakaroon din ng mga may kumakanta at yun ay bahagi ng programa na sinubulan nila kagabi pa, Steve, no, dito sa kanilang patuloy na pagtitipon sa harapan nitong Department of Justice sa Padre Taura. Steve? Sa maghapon ba, Susan, hindi naman naapektuhan yung pagtatrabaho dyan sa DOJ? Lalo't napakaraming tao eh, lalo na yung mga pumapasok pa sa opisina kanina. Well, kasi nakita natin kanina, mukhang siyempre, yung mga dito, kung ang daan, kung ikaw ay dito dadaan, papunta dito sa Department of Justice, Padre Taura, hindi mo matagalay sa sasakyan mo. So meron silang ibang kailangan. Dapat doon sila sa ibang daanan kung meron may ibang entrance. Dahil kung dito nga sila dadaan sa may bahagi na Padre Taura at may dala sila mga sasakyan, syempre iba mga empleyado ng DOJ, yung iba may mga sasakyan, hindi sila dito dadaan. Pero nakita ko kanina doon sa may kabilang side, sa may Orosa, may mga nakaparada doon, mga bus, yung mga empleyado ng Court of Appeals, ganyan. Marami din nakaparada. Mukhang gano'n na lang yung ginawa nila para kahit paano hindi maapektuhan yung trabaho ng mga kawanin ng gobyerno at iba pang tanggapan dito sa bahagi ito ng Padre Taura na kung saan ay patuloy nga ngayon itong nagaganap na
programa nito mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alright, maraming salamat, Susan Enriquez.